tawag namin dito, nagkakaroon ng limited tactical political alliance doon kay Speaker Martin Romualdez at sa CPP Bloc na nasa loob ng Kongreso. Bakit limited? Sapagkat nakapokus yan sa pag-atake kay Sara Duterte. Doon lang yon. But Martin Romualdez, as a political leader, as a politician, does not believe in the ideology of the CPP and PANDF. So, hindi ito ideological alliance. Ito ay tactical political alliance for convenience, for common enemy sa politika. Sa CPP and PANDF, naghuhugot sila ng lakas mula kay Speaker Martin Romualdez at sa bloke nila sa Congress sapagkat dahil sa pondo. Pangalawa, dahil sa media mileage. Pangatlo, among the list of officials right now na dapat nilang kalabanin, inihanay nila ang number one, Sara Duterte. Mm-hmm. But of course, tama si Ma'am Lorraine sa binabanggit niya dito as caveat or warning kay Speaker Martin Romualdez, mag-ingat kayo sir, sapagkat pag nagtagumpay sila, which hindi na mangyayari yon, na mawasak kay Speaker Martin Romualdez, mag-ingat kayo sir, sapagkat pag nagtagumpay sila, which hindi na mangyayari yon, na mawasak ang political value ni Sara Duterte at ang kanyang value sa alliance with the Marcos administration is namamayagpag. Akala mo, kaibigan mo sila. No. Ang tawag nila dyan sa taktika na yan, keep your friends close, your enemies closer. Kalaban pa rin po ang trato nila sa inyo at the strategic sense. Ganun po ka-opportunista at manggagamit ang CPP, NPA, NDIP. So sa netizen, ang sagot natin ay dapat po imulat namin tuloy-tuloy ang ganitong pagpapaliwanag sa mga political leaders. And tularan po ninyo ang kategorikal na pamamayagpag ng posisyon ni Inday Sara Duterte na walang patumpik-tumpik. Ang kalaban-kalaban. Ang kaibigan-kaibigan. At ang mangunguna, interes ng mamamayan at pamahalaan, hindi interes sa political ambisyon.